praise God. Purihin po ang Panginoon sa awitin po niyan. Salamat po sa presensya ng mga kapatid po ng ating Mami Cruz na narito po ngayon. Yung medyo gray hair po ay si Sternelli Rivera at Sister Jean po Puertaliano. Siya po yung mga batang kapatid po ng ating kapatid na si Mami Cruz. So sa oras pong ito ay dyan lang kayo. Ayusin yung mga sarili nyo sapagkat tatawag po tayo ng isa sa mga malalapit na nakasama ng ating Mami Cruz at isa sa mga bahagi ng choir. Dapat sana Sister Dele. Dapat siya sana. Pero naisip po namin na mas maganda po maringgan po natin ang isa po sa mga patotoo. So ano ang kwento sa buhay po ng ating si Mami Cruz? So, hindi mamahabang-mahaba, Sister Lourdes, no? Konting-konting panahon lang. Kaya bigay po natin ating kapatid, Sister Lourdes Suarez, para sa mga konting karanasan niya sa piling po ng ating kapatid na si Mami Cruz. God bless, Sister Lourdes. Magandang gabi po mga kapatid. Sa gabi ito, nagpapasalamat po tayo at si Mami ay nasa piling na ng Diyos. Gusto ko lang pong magbalik-tanaw sa buhay ng isang pamilya kami ni Mami Cruz dahil sa choir. Kaya po nabuo ang choir dahil si Mami po sa amin po nakatira yan sa apartment namin. Nakikita ko po siya na palaging malungkot kasi nag-iisa siya. Nag-iisa siyang kumakain, nag-iisa siyang natutulog, nag-iisa siya sa bahay. Kaya minsan po nakarinig kami ng preaching na Brothers Keepers. Sabi, ngayon po, nagka-problema po si Mami. No? Nag-iisa na nga, nagka-problema pa. Lagi siyang umiiyak. Sabi ko, ano kaya ang magagawa kong paraan dito para ito mapasaya kung matandam to? Sabi ko gano'n. Ngayon, meron po ang nakatira din po sa amin, Sister Letty. Nag-usap po kami, Sister Letty, ano kaya ang gagawin natin para sumaya to? Ito may, ano to eh, mahilig to sa awit eh. Sabi ko, maghanap tayo ng mga awit, magpaturo tayo kay Mami para si Mami sumaya. Ginawa ko po, nag-hire po ako ng mga kapatiran dito na mag-aawit. Si Mami po, nung pa sa Port Bonifacio, 1990 pa magkasama na kami niyan. Eh pagka po yan ay magtuturo ng choir, nagtatakbuhan po ang mga young people. Dahil alam nyo naman si Mami, sobrang strict niya, napaka-disciplinary yung tao yan. Kaya pag oras na ng ano, ang mga young people tatawagin, walang lahat. Pag si Mami umuwi na, dumadating na young people. Sa kahit siya ang simbahan niya, gusto niyang magbuo ng choir. Pero walang sumasama dahil si Mami sobrang higpit. Ngayon, pero nung pong siya tumira sa amin, mga 2000 na yon, sabi ko, naaawa talaga ako kay Mami. Sabi ko, palagi siyang malungkot. Ginawa ko, nag-hire po ako. Sa totoo lang po, napakarami naming choir. Pero ang natira lang po siyam. Dahil si Mami nga po, napakahigpit. Mahigpit sa oras. At napakatalas ng tenga sa awit. Pagka nagturo yun, mali, mali, hindi ka na mali. Sabi niya nga, di, ang mga kapatiran po ay lumalayo. Kami naman po, kami pong ano, bali anin po kaming nanatili yung tatlo bago pa. Sabi ko, itong si Mami hindi niya nalalaman. Hindi namin hangad ang umawit. Ang inaano namin yung kapakanan niya dahil naaawa nga kami dahil palagi siyang malungkot. Kaya sa kabila ng kahigpitan, talagang pinagtiisa namin. Maglalabing isang taon na po kaming pamilya ni Mami. Pinagtiisa namin yan. At pagka po, ano, nung una-una po yan, malakas pa yan, mataalas pa yung tenga. Kaya konting mali namin, kinakagalitan kami. Kaya marami nga po kami, konti na lang kaming natira. Kasi kaya po naman kami nanatili. Talagang nakikita namin na kami nakatutuwa kay Mami, natutuwa sa amin si Mami. At sa habang pa-practice po namin, noon po tatlong beses ang sa isang linggo, kailangan kami dumating. Pag dumating nga alas 7 at hindi dumating nga iba, humanda ka, kagagalitan ka. Kasi pag naging 7:15, sesermonan ka na pagdating. Ngayon po, sa kalaunan,
hinanap namin, ano ba kahinaan ito pag nagagalit? Si Sister Audit po, soprano yan eh. Palaging nalilate kasi may clinic, nagpapaanak pa, nag-check up pa, kaya palagi siyang masisermonan. Nasumpungan namin, si Mami mahilig sa ice cream at saka cake. Pag alam ni Sister Odette na makakagalitan siya dahil nahuli siya, may dala na yan na ano, may dala na yan na cake, kahit siyang maliit lang, at saka ice cream na kahit lang yung maliit. Pagpasok niyan, Mami, ganyan-ganyan. Peace offering, sabi niya. O di, magpapatawa pa, edi nawala na. Yung walang dalang ice cream, tsakma sa sabon. Kaya sa hindi po sila sanay sa ugali ni Mami, nag-alisan, kaya po siyam kami. Pero kami siyam, sa totoo lang, nagkaisa po kami. Hindi na yung galit ni Mami, hindi na yung mga sermon niya, kundi yung habag namin sa kanya dahil nakikita namin nakatutuwa, natutuwa siya sa amin. At nung dumating na po ang mga panahon, pagdating na ng Huwebes, at mga 7:15 wala pa kami, nasa pintuan na po yan, tinatanaw kami, talagang kami naging isang pamilya na niya, mahal na niya kami. Kaya sa habang panahon, napakatalas po ng tenga niyan. Pati kapitbahay at kumanta, si tatawagin at tuturuan. Hindi ka pwede kumanta ng mali. O, pati kapitbahay, huwag ka nang kumanta para hindi marinig ni Mami kasi patatawag ka. Kaya pagkaano, hinaan nyo na lang dahil marinig. At yung may mga lalaki po na border ko, sabi, Mami, pwede po bang mag-apply na mag-inquire? Sabi niya, naku, hindi. Sunto na doon ang boses mo. Ganun po si Mami ka-stricto. Pero kung iintindihin lang po namin yung pagka-stricto ni Mami, napakabuti. Kasi hindi ba mabuti sa tayong disiplinado ka? Pati pananamit namin, hindi kami pwedeng magsuot ng parang t-shirt, yung masikip, yung may biyak na palda, hindi pwede. Basta si Mami, sobrang disiplina talaga yan. Pero nasanay po kami, ikinatutuwa namin yon na kami din dinidisiplina sapagkat kailangan pati sa kalinisan. At eto pa, pagka po ano, may merienda kami, minsan ang merienda namin saging kamote, minsan may lugaw. Si Mami, pagka seserban mo, huwag kang magsasalita. Dahil sabi, ang laway mo! yung pong si Sister Grace po, yung isang kapatira namin, mahilig kong magkwento yon. Pagka yung magkakain na kami, saka ilalabas ang kwento. Siyempre, nag-practice kami, hindi nakakwento. Magkakain na kami, at saka magkukwento. Ngayon, pagka po yung magsiserve na ng pagkain, Sister Grace, yung laway mo. Sabi ko, oo nga naman, tawa na na kami sa ganun lang. Kaya kung papansinin mo talaga, walang matitirang kwereng, kami lang po talaga naging matibay. At hindi na namin pinapansin yung ano, ang iniisip na lang namin, kung alam mo lang, Mami, ang nasa puso namin, hindi ka namin gustong malungkot, kaya pinagtitiyagaan ka namin. At nung po lumaon, nakita po namin talaga, mahal na rin kami ni Mami. Pag hindi kami dumadating, nalulungkot siya. Palagi kami pinagpipray. Anim po kaming nanatili na mula nung mag-umpisa hanggang sa yun nga na wala na siya. Yung puntatlo noon bago. Pero madalas ding masermonan yon. Kaya lang ini-encourage namin, hayaan mo na, magdala na lang kayo cake o kaya ice cream. Mawawala na, ganun lang yan, ganun. Sister Odite, alam na kayo si madalas yan. Basta nasa pintuan pa lang, Mami, ganun. Ay, hindi na magagalit yon. Ganun lang naman, mababaw lang naman ang kaligayahan ni Mami. Subalit sa mahaba pong panahon na pagsasama namin, talagang kinuring na namin siyang magulang, mahal na mahal kami, mahal na mahal din. At pagtungkol po sa ladies, talagang ano siya, yung buhay niya talaga, talagang nakaalay na. At biruin mo si Mami, yung mga supot ng Milo, supot ng biskuit, mga supot-supot yung basta, iipunin niya yon. Sabi niya, ibebenta daw niya, bibigay niya sa contribution sa ladies, kasi kami po, minsan dumadalaw kami sa mga misakit. Kinakantahan namin ng misakit. Gumagaling din siguro. Gumagaling talaga. Tapos, kailangan siyempre namin ng mga pamasahe o
binibigyan namin yung dinadalo namin may sakit. Kaya siya, ultimong plastic na ano, iipunin niya yan, ibebenta raw sa ano, just siya, para maging pera. Hindi naman mabibili yun eh, yung supot ng Milo, mabibili ba yun? Supot ng biskuit, mabibili. Pero iipunin niya talaga yan. Kaya nung namatay, hando kasi ko nung bago mamatay, dalawang plastic bag na gano'n na hindi naman mabibenta yun. Aking inano at lalagay na lang sa basura kasi hindi na siya magagalit, wala na siya eh. Tinapod na namin yung ano niya. Ganun po siya, mami ka dedicate dito sa choir na nabuo na to. Hindi po biro-biro ang ginawang, ano, kami naman, hindi naman po kami marunong ng nota. Ano ba, mali namin yung nota na yan. Kailangan namin mamemorya yon. At pag kami kumanta at mali sa simbahan at nasuntunado, lagot kami sa susunod na practice. Kagagalitan talaga kami. Kaya kailangan mag-produce kami ng ice cream at saka cake para hindi kami masabog. Ganon si mami. At halimbawa na yung kakanta kami ng ano, yung hindi pa practice at narinig, patatawagin kami, mali yung kanta nyo, hindi tama yan. Sabi niya, pero nagpapasalamat po kami sa Diyos kasi talaga natuto kami ng disiplina, sa kalinisan, sa pag-aayos. Ayaw niya nang walang pulbos, ayaw niya nang hindi maayos, gusto niya maayos ang dami. Di ba maganda yung may nagtuturo na gano'n? Ang bawat isa po, kahit kami siyam na lang natira, nung pumbandang huli si mami, yung nagpakumbaba na siya, yung nagbago talaga yung ugali niya. Pero talagang pagmali, biruin nyo nung mamamatay na si Mami Martis yun, alas dos ng madiling araw. Kasi nandun po kami, nandun po ako, binantayan ko siya. Si Sister Rose, kumakanta ng I Give My Life to Jesus, alas dos ng madaling araw. At sabi niya, hindi na po nagsasalita eh. Sabi niya, biglang itinas yung ulo, kanta ka ng kanta, mali naman. Sabi ni Sister Rose, buti nga mami, kahit mali, kumakanta pa ako, inaantok na nga ako. Sabi nga, no? Kaya, basta sa awit si mami, ewan ko, malapit na siyang kunin ng Panginoon. Alas dos ng madaling araw, alas 4 siya nalagutan ng hininga. Sinabi pa niya, kanta ka ng kanta, mali naman. Sabi niya gano'n, kaya sabi ko talaga, ito si Mami sa awit talaga siya, napakatalas ng tenga niya. Bingi yan, bingi, pero kumatakat ng mali, talagang maririnig niya. Sabi talaga, nagagalitan ka. Kaya, pero sa gano'n pong pangyari, nakatagal po kami, maglalabing isang taon na nga po kami eh, mahigit na kami 10 taon, pero hindi namin maiwanan si Mami. Kasi pag hindi kami dadating, lungkot na lungkot siya, nakaabang siya sa pintuan. Para na kaming anak na kada sa araw na yun, kailangan kaming umuwi kasi naiinip siya, inaantay kami. Kagagalitan lang naman kami sandali, mamaya naman wala na, tatawa na yun. Kaya nasanay na po kami na ganun siya. Talagang meron pong bantayog na iniwanan si Mami sa Ladies Choir, katulad nga po nung itong awit na to, ito po ang isang napakagandang iniwanan ni Mami sa amin na tinuruan kami ng awit at hindi lang awit, marami siyang alaalang. Marami pa po akong dapat ikuwento sa mga pangyayari, alam mo naman si Mami. Hindi lang po, yung po mga kasama ko, hindi lang mga awit, kumidyante pa, Sister Odette. Madalas pong magpatawa yan kasi pagka magagalit na si Mami, mag-uumpisa ng magpatawa yan kasi para huwag nang magalit si Mami. At yun po, talagang na sa araw-araw na ngayon, mula nung namatay si Mami, talagang hanggang ngayon nga po hindi ako makatulog ng maayos kasi naaalala ko yung ano, yung mahabang panahon na pagsasama-sama namin, yung mga kwento niya sa buhay, yung mga ugali niya na hindi mo aaring masama kasi disiplina nga. Kaya yun po ang balik pananaw ko sa kay Mami at ang sabi pa niya ganito, kayo nung nitunda pong taon na to, sabi niya, ako mauuna na roon. Sabi niya ganon, pagkatapos susunod kayo ha, tapos aawit tayo doon. Sabi ko, sino susunod kay Mami? Sino susunod kay Mami? Pagkatapos po, noon nga pong ano, na
may prophecy na siya ay matutulog na. Kami po nag-contribution na yung pong damit na sinuot na yan, binili po ng ladies siya. Tapos, noong pong nagkakasakit na nga siya, eh, ang sabi niya, isusukat ko yung damit ko. Pero naisuot na niya yun eh. Sabi po ni Sister Odette, huwag, baka hindi matuloy. Sabi naman po ni Sister Jean, hindi naman kasal yun eh. Ah, oo nga pala, sabi niya gano'n. Sabi po na talaga. O kaya po yung damit na yun bago ano, na, naisukan po niya yun. Kahit sinabi ni Sister Odette, baka hindi matuloy. Sabi na yun po, may masaya, may malungkot. At sabi niya, marami po siya binagbilin sa akin nung gabi na yun. Kami po, may mga arga-argan siya pa peso-peso pag kami nagkakatipon-tipon. Nag-iipon po kami kahit piso, kahit ano, kahit limang piso, kung magkano maihulog. Alam niyo po ba, nakaipon kami sa arkansiyahan. Eh, common doon po kami nagpa-practice ngayon. Dinala ko rin yung, ano, yung arkansiya. Common, ganun nga po siya kasinsiridad doon sa ano ng mga ladies. Eh, yung arkansiya po yung mabigat eh, dahil may mga piso, limang piso. Lagi po niya yakap yon. Itong bago mamatay lang. Tapos lalagay niya sa ulo na, sa unan. Eh, pag inaano ni Sister Del, ibabaligtad na ano, bakit ang bigat-bigat? Kasi yung arkansiya doon sa ulo niya. Pero sabi niya sa akin nung ano, kunin mo na ito, itago mo na sa iyo. Sabi niya sa akin gano'n. O sige, mami, oo. Eh, hindi ko po nakuha kasi hindi ako nakapunta sa kanya nung mga nagdaang araw. Kaya nung malapit na siya, nung pala, yung araw na yung pala aalis na siya, pinagbili niya sa akin, sabi niya, Sister Lourdes, yung arkansya, iuwi mo na. Sabi niya gano'n. Opo, mami, iuwi ko na. Basta tungkol sa ladies, sobrang pagsisikap niya. At yun po, ang ginawa ko po, binilang ko, nakaano pala kami, 936. At yun, sinabi ko po sa kanya, yun ang naging pera at sabi ko, nasa akin na. Kaya, nung pong gabi na yun, marami siyang binili, pati po yung kakantahin namin sa San Pablo, lahat na ibili niya, basta tungkol sa choir. Yun po ang buhay ni Mami na naranasan namin sa piling niya. Kami ay naging pamilya ni Mami sa loob ng 10 taon kami po siya. At nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil ang pangarap namin, hanggang buhay si Mami, huwag namin iwanan. Yun po talaga ang goal naming mga ladies, na habang si Mami buhay, mas maaliw namin siya at huwag namin iwanan. At salamat po sa Panginoon na itaguyod namin yung ganong pangyayari at inayos namin siya at tinulungan na. Wala man dito si Sister Baby, pero huwag siyang mag-alala. Parang narito siya kasi gano'n na lang namin inasikaso si Mami hanggang sa huling hantungan ay siya, kami kasama niya maghahatid sa kanya. Kaya yun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yun po ang kaunting karanasan namin sa piling ni Mami. At salamat po na itaguyod ng ladies hanggang sa huling hantungan ng kanyang buhay. Salamat po sa Panginoon. Praise God. Sa napakagandang karanasan po sa piling po ng ating Mami Cruz. At alam ko na kung isa-isahin tayo magkwento, alam ko may mga kwento tayo sa tuwing makakausap natin siya, sa tuwing makakasama natin siya. Hindi mo matatapos ang gabing ito para sa bawat isa. At alam ko po ang kanyang talento, ang kanyang pag-awit ay naipasa niya na. No? Ito isang legacy na pwedeng pagyamanin pa ng mga ladies choir. Kaya nga sabi ko sa kanila, sino ba ang pwedeng humalili sa inyo pagkatapos ni Mami Cruz? Sino ba naipasa yung kanya-kanya kapangyarihan? Sabi ko. At nakikita ko nga kanina habang kumakanta si Mami Nelly, ay parang nakikita ko yung gano'n ni Mami. Yung parang paggalit. Paggalit siya gano'n eh. I don't like your voice. Amen. But praise God, alam ko po na tayo po ay natuto at pinapahalagan po natin ang kanya pong presensya na siya ay buhay pa. At nakakalungkat dahil natapos po ang lahat-lahat ng yun, pero marami pong natutunan sa kanya at magandang karanasang alaala sa piling niya. So sa oras pong ito, mga kapatid, ang buhay po ni Mami Cruz ay punong-puno ng awit. Sabi nga ni Sister Odette nung gabing yun, ng huling gabi, ng oras, mga 2 oras, 3 oras, bago siya mamatay, Mami, ano gusto mo? Cake? May iling daw ng ganon. Ice cream? Ayaw pa rin. O awitan ka namin, sakalang oo siya pag gusto niya umawit. Awit siya lang ng awit hanggang sa mga huling sandali.
Sabi nga ng isang awit, until then, my heart will go on singing. Amen. Alam ko, ito ang awit ng ni Mami hanggang sa mga oras pong ito. At alam ko, sabi nga ating pastor, isang araw kapag tayo nagtagpo-tagpo na doon sa kawalatian, hahanapin niya ang ladies choir. Pati yung mga nagsiayawan marahil ay imementor niya muli. Hallelujah. At aawit tayo muli sa ating Panginoon. Sa kanyang piling ay hindi na tayo magkakawali pa. Amen. Tayo po lahat ay tatayo, tapos bibigay ko po sa ating pastor. Until then, my heart will go on singing. Amen. At yung chorus lang. First stanza, try to sing it now. My heart can see, and I pause to remember a heartache here is but a stepping stone. Yes, Lord. Along the trail that's winding always upward, this troubled world not my final. Sing it now with me. But until then, my heart will go on singing. Yes, Lord. Until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city. Until the day God calls me home. Think of this now. The things of earth will dim and lose their value if we recall they're borrowed for a while. And things of earth that caused the heart to tremble, remember there will only bring a smile. Yes, oh God. But until then, yes, until then, with joy I'll carry on. Until the day my eyes behold the city, until the day God calls me home. This weary world with all its toil and struggle may take its toll of misery and strife. The soul of man is like a waiting eagle. When it's released, it's destined for the sky. Let's sing it all together. Until then, my carry on until the day my eyes behold that city, until the day God calls me home. Let's sing it one more time now. Hallelujah. Yes, until then my eyes, Lord, my heart will be singing, Lord, my heart will be singing.
carry on. Oh, until the day my eyes behold the city, until the day God falls. The day God calls me home. Hallelujah. Amen. Mari tayo magsipo sandali. Amen. Kagaya ng nasabi ko nung nakaraang Miyerkules, si Mami Cruz ay hindi tumigil sa pag-awit. Sa mga sandaling ito, marahil sinasabayan tayo sa ating pag-awit. I believe, yung una niyang ginawa nung siya ay lumipat doon sa kabilang dimensyon ay umawit. At kapag sumunod na tayo doon sa kanya, makikilala natin siya. Dahil sa isang tabi ay makakarinig tayo ng isang babae na umaawit. And we'll know for sure na yun ay ang ating kapatid, Sister Nina. Sa atin mga taga-elect by the assembly, kilala natin siya bilang Mami Cruz. Amen. Bago ako magtungo sa aking munting sermon, si Sister Baby, Baby Dal sa mga kamag-anak, Ate Baby sa aming pamilya, Sister Marlene sa iba, pero kilala siya sa church na ito bilang Sister Baby. Siya po ay nagpadala ng kanyang eulogy at pinakiusapan niya po ang inyong lingkod. Nabasahin ito bago tayo tumungo sa ating munting sermon sa gabing ito. Sister Baby at ang kanyang pamilya ay nakatunghay po ngayon sa ating live streaming. Kaya kasama natin sila ngayon sa service na ito. Sabi niya, Mommy gave me a very special gift when she shared the message of the hour to me and Brother Asir. She was known to be very frank and strict, but that is because she wanted to put things in place. A perfectionist, shall we say. Also, I will always remember Mommy because of her love for God. She would go to every church service and activity and do things for the Lord. She faithfully served God since her youth by playing the piano in the church wherever she is at. And up to the last moments of her life, she still joyfully served the Lord by mentoring the ladies' choir here at Elect Bride Assembly. When I was a child, it was so difficult for me to follow Mommy's do's and don'ts to the letter. But now that I'm old, I have come to realize that God made it that way because it was very essential and of great benefit to my walk with the Lord. For truly, God's word is very strict, full of instructions and reproof. Mommy was a jewel given to me by our Lord Jesus Christ. Needless to say, she had a tremendous, tremendous influence on my life. For I am an eyewitness of her dedication and sincerity to God's service. Yes, I can truly say that she fought the good fight of faith. Mommy, being your only child, it has been my desire to be always with you. But God did not permit it to happen on this earth. Nevertheless, I'll always be grateful for what you have done in my life, for giving your best to me and to God. Mommy, thanks for everything. I'll never forget you. You'll be greatly missed. Not long from now, we will be together for all eternity with our Lord. I'll see you in the rapture. Love, Baby Gabriel.
Tayo lahat ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos, aklat ng Ecclesiastes, chapter 2. O simulan natin sa, o punta tayo sa chapter 7. We'll begin at verse 1 hanggang verse 2. Ecclesiastes chapter 7, verses 1 and 2. Yan itong sabi ng scripture. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Verse 2. It is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. Ang Diyos nawa ang magpala sa kanyang mga salita. Tayong lahat ay humukot sandali at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Ama namin, salamat po sa napakainam na service na ito ngayong gabi in memory, Lord, ng aming kapatid, Mami Cruz. Salamat sa lahat ng, Lord, napaka-iinam na panahon na, Lord, nakasama namin siya, Panginoong Jesus, kung saan ay natuto kami ng maraming bagay at ang kanyang buhay ay naging pagpapala sa amin. Ngayon po, Panginoon, iniwan mo sa amin ang responsibilidad para kung paano si Mami ay naghanda at inayos ang kanyang buhay, ay kami naman, Panginoon, ng Lord, maghanda at mag-ayos ng aming buhay, maging disiplinado sa iyong harapan, Lord, at sa biyaya mo'y manangan at patuloy na humingi, Panginoon, ng tulong sa iyo lamang. Samahan mo po kami sa kaunting panahon ng pag-aaral sa iyong salita. At katulad ng sabi ng kasulatang ito, ang maanawa maging, Lord, makabuluhan, Lord, ang pagtitipong ito. Bagamat may hapis, may kapigatian, ito'y mistulang bahay ng Lord ng pagtangis dahil sa pagkawala ng aming kapatid. Ngunit ngayon, patunayan mo na mas mainam na kami narito, Ama, kaysa kung kami nagpunta sa ibang lugar kung saan ay may kasayahan. Dahil ngayon, Panginoon, ay mapag-iisipan namin ang tungkol sa aming sariling buhay. At kagaya ng sabi ng Scripture, Lord, ang bagay na ito ay mapapagnilinilihan, Panginoon, mapagbubulay-bulayan ng tao. Dahil lahat kami, Panginoon, maliban na lamang dun sa papalitan mo ng katawan sa araw ng pag-agaw, ay ahantong, Panginoon, sa araw ng kamatayan. Tulungan mo kami as we look at your word. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you. Mari tayo magsipong lahat. Bago ako magpatuloy, gusto ko lang kunin ang pagkakataon para pasalamatan ang lahat ng nagtulong-tulong para mabigyan natin ng mainam na burol ang ating kapatid, Mami Cruz. Nung siya po ay kunin, bigla po, hindi natin inasahan na ganun kabilis. Ano? Pero sa isang banda, ito'y tugon ng Panginoon sa panalangin ng marami sa atin. Kung siya'y kukunin, ay huwag na siyang paghirapin ng gusto ng Panginoon. At salamat dahil hindi nga siya naghirap na ng gusto. Siya'y kinuha ng Panginoon. Sunday, bumisita ako sa kanila. Pagdating ng Wednesday ng madaling araw, amen, ay kinuha na siya ng ating Panginoon. Ako'y bumisita, ay masaya pa po siya, nagbibiru pa siya at nagyayaya nga ng kanta. Ayaw akong paalisin kami ni Sister Bennett nang hindi kami kumakanta kasama niya. So talagang ang buhay ni Mama ay punong-puno ng kanta, punong-puno ng awitin ng kanyang puso para sa ating Panginoon. At gusto kong pasalamatan ng bawat isa sa inyo. Nung siya po ay kunin ng Panginoon, si Ate Baby ay tumawag sa akin at sinabi niya ang kanilang sitwasyon. At ako, I was at a loss dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Bigla na parang itong isang responsibilidad, hindi ko inaasahan na matsyempo sa ganong kalagayan ang ating kapatid, si Ate Baby, si Brother Acer, nung si Mami ay kunin ng ating Panginoon. So nakita kong isang malaking pangailangan, pero ako ay tumawag kagad kay Lord, dumalangin, Panginoon, ikaw po ang great provider, ikaw po ang mag-provide ng lahat ng pangailangan para maiburol namin siya. Makapaglamay kami ng ilang araw at madala namin siya sa cemetery, yung kanyang mga labi. At sabi ko, Panginoon, hindi po maliit na bagay, but I'm sure you're going to provide. Ngayon po, napag-isip-isip ko na hindi lang po pera ang kailangan natin.
Hindi lang po pera ang kailangan. Na-realize ko na merong mga ambag ang mga kapatiran na hindi mo pwedeng lagyan ng tag. No, hindi mo pwedeng bigyan ng presyo. Kaya gusto kong pasalamatan ang mga kapatid, kagaya ng sabi ni Jesus Lourdes, na nandun sa mga pinakamahihirap na panahon ni Mami. Panahon ng kalungkutan, kailangan niya ng kaaliwan. Panahon ng karamdaman, nandyan, nananalangin. Panahon na malapit na siyang kunin, nandyan, nagbibigay ng kalakasan sa kanya. Umaawit, hindi po natin pwedeng bigyan ng presyo yung mga bagay na yun. Salamat sa mga kapatid na narito, panahon ng lamay, kailangan iwanan ng sariling pamilya para lang makapag-asikaso dito sa church. Hindi po natin pwedeng lagyan ng halaga yung bagay na yan. May mga bagay po na hindi mabibili ng pera. Kaya nagpapasalamat ako dahil hindi lang po yung pangangailangan financially ang pinrovide ni Lord, praise God, kundi nag-provide siya ng mga tao na mag-aalay ng itong mga bagay na ito na sinasabi ko, mga bagay na walang halaga, hindi mo pwedeng lagyan ng presyo, hindi mo pwedeng bayaran. Salamat sa mga panalangin nyo, salamat sa mga ladies na nagpakita ng suporta, mga diakono natin, lahat ng mga kapatiran natin na naririto ngayon. Salamat sa inyong lahat. Hindi ko na maisa-isa. At salamat din na nandito ang mga kamag-anak ni Mami Cruz. Nakasama natin sila ngayon sa gawain natin ngayong gabi para ipakita ang kanilang pagsuporta. Okay. Better is the day of death. Better is the day of death. Ito ang sabi ng binasa natin kasulatan ngayong gabi. Sabi, it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting. At sabi pa dun sa verse 1, better is the day of death of a saint. Ang sabi din sa Psalms 116 verse 15, basahin natin, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga daw sa paningin ng Diyos ang kamatayan ng kanyang mga banal. Alright? Hindi kamatayan ng kahit sinong tao. Hindi kamatayan ng kahit sinong nilalang, kundi ang sabi, ang kamatayan ng kanyang mga banal. At yung tinutukoy na tao dito sa Ecclesiastes chapter 7, I believe ay yung mga tao na pwede nating isama dun sa matuwid na sinasabi ng ating Panginoon, banal ng Diyos. Kapag ikaw ay banal, matuwid, namuhay ka sa ilalim ng pagpapasakop sa kalooban ng ating Panginoon, ang kamatayan mo ay magiging mas maigi kaysa sa iyong pagsilang dito sa ibabaw ng lupa. Isipin niyo ito, napakaraming mga okasyon sa ating buhay na nagbubunsod para tayo'y magkaipon-ipon. Hindi ba? Nandiyan ang iba't ibang okasyon, kasiyahan, di ba? Nandiyan ang graduation ng ating anak, nandiyan ang debut at iba pang mga okasyon. Pero wala pong okasyon na nakaka-apekto natin sa atin ng higit kesa sa panahong tulad nito. Kagaya ng sabi ng kasulatan, panahon ng pagtangis. Ang church na ito, sa mga sandaling ito ay mistulang bahay ng tangisan, hindi dahil sa wala tayong pag-asa, kundi talagang malungkot ng isang mahal sa buhay ay mawalay sa atin. At dahil doon ay may pagtangis tayong dinadanas. At ang okasyong katulad nito ay higit na nakaka-apekto kaysa sa ano pang mga okasyon na dumarating sa ating buhay. Dahil sabi nga nung verse 2, and the living will lay it to his heart. Ang ibig sabihin lang nito, ang araw ng kamatayan ng isang mahal sa buhay ay magiging isang pagkakataon para mag-isip ang isang tao tungkol sa kanyang sariling buhay. Diba? Mapagninilihan niya, makapagbubulay siya na ang kapatid na ito ay kasama natin, hindi pa nagtatagal pero ngayon nandito siya sa isang kabaong. Ano kaya kapag ang oras ko na ang dumating, ako kaya ay maging handa katulad ni Mami Cruz? Yan po ang isang bagay na natatandaan ko kay Mami Cruz. Kagaya ng sabi ni Sister Lourdes, si Mami po ay larawan ng pagiging handa. Palagi pong handa yan.
ayaw niya na pupunta sa okasyon na hindi handang-handa. And I believe yung kanyang katangian yun ay kanya ring pinraktis sa paghahanda niya para humarap sa kanyang manlilikha. Naiiniwala ko nung siya'y kunin ng ating Panginoon, nung siya'y tumawid sa ilog, siya'y handang-handa. Naalala ko, nag-uusap si Sister Lourdes, ibang mga ladies, ang sabi, ilang oras bago siya kunin, parang merong inaabot si mami na kung ano. Hindi alam kung nakikipagkamay o ano. Basta meron siyang inaabot. Parang gusto niyang maabot. Siya'y excited. Tuwang-tuwa siya na gusto niyang maabot yung bagay na yun. Naiiniwala ko ng ating kapatid, ng mga sandaling yun ay unti-unti nang nalilipat sa kabilang dimensyon. At marahil meron siyang nakikitang malulolhating bagay. Na ngayon ay nakikita na ng kanyang mga mata. Dating pinapanalangin, dating iniisip, dating, amen, pinagbubulayan sa salita ng Diyos. Pinaghandaan, pinanalangin na kanyang makita. Ngayon ay nakikita na niya, kaya kanyang inaabot. Kanyang inaabot. At dahil doon, naniniwala ko, siya'y handang-handa para lumipat doon sa kabilang dimensyon. Dahil nakakita ko ng mga patay o ng mamamatay na imbis na umabot, ay nagtatago, parang umuurong, parang siya'y natatakot, meron siyang nakikita na iniiwasan niya. Nakita na ba kayo ng ganong mga naghihingalo na umahawak ng mahigpit sa kama at sumisigaw at umiiyak? Pakita lamang na yung taong yun ay natatakot doon sa kanyang pupuntahan. Marahil meron siyang nakikitang kahindik-hindik, meron siyang nakikitang hindi maganda. Pero ang mami, bago siya kunin, eh, meron siyang inaabot. Meron siyang gustong maabot na isang bagay. Salamat. Salamat sa ating Panginoon sa biyaya niya sa buhay ng ating kapatid. At nawa, ang ehemplo niya ay huwag nating makalimutan. Maging handa tayo. Remember, ang Panginoon ay darating dun sa mga naghanda, hindi dun sa naghahanda pa lamang. Nawa'y maging handa tayo. Amen. Sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Anytime now, merong propesiya sa church na ito, ang sabi, si Mami Cruz ay hindi matutulog ng matagal pagkatapos ay babangunin na siya kaagad. Alam natin bilang mga mananampalataya na ang kamatayan para sa atin ay pagtulog lamang, pagpapahinga. Sabi, hindi na siya magtatagal na magpahinga. At tayo ay sama-sama ng kukunin ng ating Panginoon. So sa gabing ito, ang layunin ng ating pagkakatipo na hindi para i-determine ang tadhana ng ating kapatid. Narito tayo, kagaya ng ginawa natin upang alalahanin ang mga pinahalagahan nating sandali na kung kailan ay nakasama natin si Mami at kung kailan ay nakakuha tayo ng inspirasyon sa kanya, nakakuha tayo ng encouragement. May mga panahon na marahil nalito tayo pero nung makausap natin si Mami, ay nagkaroon tayo ng enlightenment. May mga panahon marahil na nadiskurahi tayo, pero nung awitan tayo ni Mami, ay napalakas ulit ang ating loob. Panahon ng kagalakan, panahon na habang ako'y nagpipreach, ay tumataas siya ng kanyang kamay at nagsasabi ng malakas na amen at may kasamang halakhak sa kanyang tuwa dahil sa kanyang naririnig. Ang kanyang presensya dito sa church ay malaking encouragement sa akin. Ang makitang isang katulad niya na hirap na kumilos pero ayaw magpapaliban sa church, wow, isang malaking hamon para sa akin bilang isang lingkod ng Diyos. So pinapahalaga natin ang mga sandaling yun. Hindi natin mababago ang kanyang tadhana, siya ang naghanda para sa kanyang sarili. At naniniwala ako nandun siya sa piling ng ating Panginoon ngayon. So tayo ay may kalungkutan sa pagkawala niya, pero ang kalungkutan ito ay ating binabaling sa dako, tanging dako na kung saan ay makakasumpong tayo ng tunay na kaaliwan at yun wala iba kundi sa ating Diyos, ating manlilika. Wala pong mas dakilang kaaliwan na maari tayong masumpungan kaysa dun sa maari nating masumpungan sa Kanya. Tayo ay napapaalalahanan dito sa kanyang mga salita, mas maigi daw ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Higit kaysa sa kailanmang panahon,
Ngayon, sa mga sandaling ito, marahil ang marami sa inyo ay naghahanap ng paliwanag. Paano yun? na mas maigi ang araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. Ngayon, kaysa kailan mang panahon, ay nagsasaliksik tayo ng paliwanag dito sa mga kataga na binitiwan ng mga ngaral dito sa Ecclesiastes chapter 2. Kasi, isipin niyo ito, palagi tayong natutuwa pagka merong isinisilang sa ating pamilya. Di ba? Ito'y okasyon ng di kawasang pagsasaya. Dahil sa isang bagong buhay na dumating dito sa ibabaw ng lupa. At tayo ay na-excite ng gusto at napakarami nating pinaplano at napakarami nating pinagpapasalamat na pagpapala. At nandiyan na yung nag-uunahan tayo sa pagpili ng pangalan. Ano bang pangalan ng bagay dito sa bata? At sobrang saya natin, di ba? Papalitan tayo ng kuro-kuro natin kung ano bang bagay na pangalan sa kanya. Nandiyan yung excitement natin, ipaalam sa mga mahal natin sa buhay. Oh, nagsilang na si ganito ng kanyang bagong sanggol at patatawagin natin ang pangalan niya na ganito. At tayo ay nananabik na yung bata ay maiuwi na sa bahay galing sa ospital. Tunay na ang kagalakan ay umaapaw sa mga panahong tulad niyan. Pero, kalakip ng katuwaan yun ay ang isang katotohanan na sumusundot sa puso natin. Nakasabay nung kapanganakan nung bagong buhay na yun ay ang pasimula ng pagpasok nung buhay na yun sa daigdig ng pagdurusa at kalungkutan. Ang sanggol na yun ay mabubuhay sa mundo na punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng disappointments, punong-puno ng mga kabiguan na hindi inaasahan, pakikipagbaka. Ang sabi ng mga awit sa Psalms 104 verse 23, man goeth forth unto his work and to his labor until evening. Ang tao daw hahayo para gumawa. Siya hahayo para magpagal hanggang sa araw ng gabi. At araw-araw na lamang, pagka ikaw ay naging responsabling mamamayan na, amen, yun ang magiging routine mo, hahayo ka para gumawa, para magpagal hanggang sa araw ng gabi. Ang sabi sa Job chapter 14 verse 1, man that is born of a woman is of few days and full of sorrows. Napakaraming nagpapaalala sa atin na ang sakit ng damdamin ay bahagi ng buhay, kung paanong ang kagalakan ay bahagi din ng buhay. Kahit pa nga ang araw ng kapanganakan ay isang seryosong paalala sa atin. Pag nag-birthday ka, ang sinasabi lang nito, ikaw ay nalalapit ng isang taon sa araw ng iyong kamatayan. Ang kapanganakan ay nagdadala rin sa atin sa daigdig na kung saan si Satanas, ang ating kaaway, ay nagsisikap na agawin ang ating kaluluwa. At tayo'y gapiin sa pamamagitan ng sari-saring tukso dito sa ibabaw ng lupa. Ang iyong kahantungan ay base sa kung paano ka magwawagi at magtatagumpay sa mga pakikipagbakang yan. Ang buhay na ito ay puno talaga ng pagdurusa. Ang mga aral na ating natututunan ay kailangan nating makuha sa pamamagitan ng hapis, ng pagpapagal, ng lumbay. Kadalasan yung pinakamainam na aral ay nakukuha natin sa lambak, hindi sa bundok. Ang buhay na kinapanganakan natin, ang sabi sa Biblia ay napakaiksi. Napakalinaw ng pagsasalarawan ni Santiago dito sa James 4:14. Ang sabi, ang buhay daw ay parang isang singaw na narito ngayon pagkatapos ay pagdakay mapapawi. Ang kaiklian ng buhay ay nagtuturo sa atin ng isang aral at gusto kong linawin ito sa inyong lahat.
Kung meron kayong dapat tandaan, ipakatandaan nyo itong sasabihin kong ito. Ang kaiksian ng buhay natin dito sa ibabaw ng lupa ay nagtuturo sa atin ng leksyon na walang saysay na mamuhay tayo para lang sa sanglibutang ito at para lang sa mga material na bagay na narito sa ibabaw ng lupa. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami ang pera mo, kahit anong edad mo, bata ka man, o ikaw ay matanda na, ikaw ay kilala, o ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay mamamatay. Sabi nga ng isang preacher, death becomes the great equalizer. Pagkapatay ka na, pareho lang kayo ng mahirap, kahit gaano ang yaman mo. Marahil mas magandang puntod mo, pero patay ka pa rin. Diba? Kahit anong ganda ng paglalagakan sa iyo, kung wala kang Kristo sa puso mo nung ikaw ay mamatay, ang laking disgrasya ang nangyari sa buhay mo. Amen. Pag namatay ka, mayaman, mahirap, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, lahat tayo hihiwalay sa mga material belongings natin. Mga pag-aari natin, wala tayong mareretain na isang bagay dito sa ibabaw ng lupa pagka ikaw ay namatay. Iyan ang katotohanan. Ang sabi ni Timothy, ang sabi ni Pablo kay Timothy, we brought nothing into this world and it is certain, tiyak, that we can carry nothing out. Ang sabi ng ating propeta, Brother William Marion Branham, sabi niya, isang bagay lang ang dadalin mo paglipat mo sa kabilang buhay at yun ay ang karakter na mahuhubog sa iyo habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos dito sa ibabaw ng lupa. And I believe, kung karakter ang pag-uusapan, ito ay nakamit ng ating kapatid, Mami Cruz, bago siya kunin ng ating Panginoon. Karoon ako ng pribileyo na makilala siya ng matagal-tagal na panahon. Alam ko ang pagbabagong ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At alam ko ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ang may gawa noon. Amen. Hindi ang anumang bagay, kundi ang kapangyarihan ng Ebanghelyo. Hindi lang ito nagliligtas, ito'y nagbabago ng buhay. At ang mga bagay na pinadaanan ng Diyos kay Mami Cruz ay kasama sa plano niya para ang larawan ni Kristo ay makita sa kanyang buhay. At sa huling sandali ng kanyang buhay, ay maging handa siya. Amen. Nung marap sa ating Panginoon. At meron siyang kayamanan. Amen. Na hindi niya iniwan dito sa ibabaw ng lupa. At yun ay ang katangian na galing sa Diyos. Pagkatapos ng kamatayan, there's no more opportunity to work. There's no more opportunity to prepare or ask for forgiveness. Paul said, we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he has done, whether it be good or bad. Ngayon ang araw ng paghahanda. Ngayon ang pagpapasya. Kung tayo maglilingkod sa Diyos, kung tayo mag-aalay ng ating buhay, tatanggapin ba natin ang alot niyang kaligtasan? Pagkatapos ng buhay na ito, amen, wala nang pwedeng manalangin para sa inyo. Dahil ang sabi, itinakda sa tao na minsan lamang mamatay pagkatapos nun ay ang paghatol. Kung isang tao ay tunay na mamumuhay para sa Diyos, tunay na ang araw ng kanyang kamatayan ay magiging higit at dakila kaysa sa araw ng kanyang kapanganakan. Dahil ang kanyang kamatayan ay hindi magtatapos ng anumang bagay, kundi ito'y magpapasimula ng pinakadakilang adventure na mararanasan niya sa kanyang buhay. Alam niyo kung ano yun? Ang pagbalik sa Diyos. Ang sabi ng ating Panginoon nung narito siya, I came from God and I will go back to God. And you know, Jesus Christ, ang sabi sa Biblia, the Lord Jesus Christ is the firstborn among many brethren. Kung paano siya, ay ganun din ang kanyang mga kapatid. At tayo yung mga kapatid na yun. Tayo na tumanggap sa kanyang ebanghelyo. Tayo na tumanggap sa kanyang salita. Tayo na nagtataglay ng Espiritu Santo. Tayo ang tunay na mga kapatid ng ating Panginoon. Kaya nga tayo ay pamilya, hindi ba?
tayo ang tunay na magkakapamilya. Amen. Ang mga may espiritu ng ating Panginoon. Hallelujah. At kung ikaw ay kapamilya, galing ka kay Lord. Kung paano ang ating literal na anak ay galing sa atin, tayo, amen, na anak ng Diyos spiritually, ay galing sa Kanya. At kung galing tayo sa Kanya, babalik tayo sa Kanya. Wala tayong ibang pupuntahan pagdating ng araw, kundi pabalik sa Kanya. Dahil pwede nating sabihin, katulad ng sinabi ng ating Panginoong Jesus, ako'y galing sa Diyos, ako'y babalik sa Kanya. At yun ang nangyari nung mamatay, magpahinga si Mami Cruz, amen, siya'y nagsimulang maglakbay, pabalik sa kanyang pinagmulan. Ang sabi sa Biblia, sa Ecclesiastes 12:7, ang alabok ay babalik sa alabok, ngunit ang buhay ay babalik sa Diyos. Ang kamatayan mo ay magpapasimula. Kung ikaw ay maglilingkod sa ating Panginoon habang nandito sa ibabaw ng lupa, ito ay magpapasimula ng buhay na walang kawakasan. Ito'y buhay na kung saan ay hindi ka na makararanas ng hirap at pagdurusa. Sabi sa Revelation chapter 7, 16-17, they shall hunger no more, neither thirst anymore, neither shall the sun light on them, nor any heat, for the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them unto living fountains of water. And God shall wipe away all tears from their eyes. Pagkatapos ay sinabi pa ni Juan, God shall wipe away all tears from their eyes. Revelation 21 verse 4. Hallelujah. And there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Ang kamatayan ay tunay na nagbibigay sa atin ng kapayangan sa lahat ng mga mabababang yugto ng ating buhay. Kung tawagin nila sa English ay little downs of our lives. Mababasa natin ang mapangaliw na mga pangungusap ni John sa Revelation chapter 14 verse 13, nang sabi, and I heard a voice from heaven saying unto me, write, blessed are the dead which die in the Lord from henceforth. Yea, saith the Spirit, that they may rest from their labors and their works do follow them. Amen. Yung pagpapagal na binanggit kanina sa kasulatan, at inulit ko, pag kayo'y lumipat sa kabilang dimensyon sa araw ng inyong kamatayan, kung kayo ay naglingkod sa Kanya, yun ay matatapos na. Wala nang pagpapagal. Amen. I believe, Mommy, right now, marahil ay nagpapaawit dun sa langit, sa mga sandaling ito. Pero hindi na po hukot si Mommy. Hindi na po niya hirap na naigagalaw ang kanyang kamay na ikukumpas. Amen. Kung paintulutan ni Lord na magkaroon ng organ ngayon doon, siya ay mag-organ na hindi na po balubaluktot yung kanyang daliri at nanginginig at nahihirapan siyang idiin yung kanyang daliri. Lahat ng pagpapagal, lahat ng kapintasan, lahat ng anyo ng karamdaman ay mapapawi ng lahat sa piling ng ating Panginoon. Hindi na po siya mahihirapang maghabol ng kanyang hininga pag siya ay nagtuturo taas na nota. I believe even angels, pwedeng turuan ni Mami ng pag-awit. Ang araw ng kamatayan ay nangangahulugan ng pagpasok sa isang kalagayang banal. Ang sabi ng Biblia, ang kamatayan para sa isang matuwid ay sa katotohanan lamang isang malaking pagpapala. Sabi ni Pablo, mas gusto ko nga na ako ay mawala na sa katawang ito. Dahil habang narito ako sa tahanang ito, ng aking katawang ito, ay wala ako sa presensya ng Diyos. Ngunit ang pagkawala dito ay pagpunta sa presensya ng ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and be with Christ, which is far
better. Ang mapa kay Kristo ay higit na mainam, mas mabuti kaysa manatili tayo rito. Isipin niyo ito. Kung ano pang kailangan nating daanan dito sa buhay na ito, samantalang si Mami nandun nagpapahinga. Piling ng mga nauna na sa kanya na sumampalataya sa ating Panginoon. Sabi ko nga nung minsan bilang tao, natatakot lang tayo. Di ba? Natakot tayo. Parang siguro walang tao na wala talagang takot na naranasan sa oras ng paglipat nila mula dito patungo dun sa kabila. Bilang tao, yung laman natin ay nagwa-wonder, ano kaya ang nandoon sa kabila? Parang there's that fear of the unknown, di ba? Hindi pa natin naranasan pumaroon. Para bang sanay na tayo dito sa lupa eh. Okay na tayo kung bibigyan tayo ng kalusugan, bigyan tayo ng mahabang panahon, okay na tayo dito. May comfort zone tayo, nandito tayo sa mga kapatid natin para lumipat sa kabilang dako. Parang kahit pa paano meron tayong agam-agam, ano bang mangyayari doon? Pero sabi ko nga, katulad lang yan nung pagsilang natin dito sa ibabaw ng lupa. Marahil yung nung bata ka pa, fetus ka pa lang sa sinapupunan ng iyong nanay. Kung siguro tinanong tayo, hindi ka ba natatakot? Medyo nga eh. Kasi sanay na ako dito sa tiyan ng nanay ko. Siyam na buwan na ako dito eh. Okay na ako dito eh. Ano namang gagawin ko doon? Ano bang masusumpungan ko doon sa paglabas ko? Pero paglabas ng bata at naranasan niyang mabuhay sa daigdig na ito, makalanghap ng sariwang hangin at makakita ng iba't ibang kulay at makarinig ng iba't ibang tinig. I don't believe na yung batang yun na isinilang ay magnanais na bumalik ulit sa sinapupunan ng kanyang ina. Dahil masusumpungan niya na higit maganda yung lugar na ito kaysa dun sa nakakulong ka sa tiyan ng iyong ina. Amen. Kaya pala, nung ating Panginoon ay mangusap tungkol sa pagiging born again, sabi ni Nicodemus, kailangan ko bang bumalik sa sinapupunan ng aking ina para maisilang na muli? Para bang he was dreading it. Kung kailangan isilang ako muli, ayaw ko nang bumalik doon eh. Okay na ako dito eh. Mas okay na itong daigdig na ito. Kaya ayaw niya nang bumalik doon sa sinapupunan ng kanyang ina. Ngayon sa ating paglipat no, sa kabilang buhay, parang ganun din. Parang ano kayang makikita natin doon? Di ba? Meron tayong iba't ibang ideya tungkol sa langit. Ang sabi nga ni Brother Branham, minsan sabi niya, meron akong takot na mamatay dati kasi parang anong gagawin ko? Anong magiging reaction ko? Pagdating ko doon, ano kaya ako? Maging isang parang isang hamog ako doon na nagliliwanag at makakasama ng iba pang mga hamog na namatay na rin at napunta sa piling ng Diyos. At pag kami nagkasalubong, gusto namin magkamayan, hindi kami magkakamayan kasi kami mga hamog lamang nalulutang-lutang sa ere. Pero alam natin na sa dulo ng ministry ni Brother Branham ay pinakita sa kanya ng Diyos kung anong magiging tunay na kalagayan natin doon sa kabilang buhay. Hindi tayo magiging mga ulap doon o singaw o magiging kung anong nilalang na hindi makapagkamayan at hindi walang magawang anuman dahil nasa isang katawan tayo na spiritual. Nakita niya ng mga taong lilipat doon sa sixth dimension ay magkakaroon ng tunay na daigdig. Mas tunay kaysa sa daigdig na ito na ating ginagalawan. Doon ay merong awitan, doon ay merong yakapan, doon ay merong fellowship. Doon ay merong kagandahan na hindi mo mailalarawan. Ang sabi niya, yung salitang sakdala hindi sapat, yung sublime ay hindi sapat. Everything was perfection. Ang sabi niya, binago ako, nabago ako ng lubos pagkatapos kong bumalik galing doon sa dimension na yun. At sabi niya, gusto kong sabihin sa inyo, walang sino man na makakaparoon ng walang pag-ibig ng Diyos. Perfect love. Agape love. Sabi niya, ano man ang gawin niyo, ano man pagsikapan niyo, amen. Huwag niyong kakalimutan, hindi ka pwedeng pumaroon nang hindi mo taglay ang pag-ibig ng Diyos sa iyong puso. Hallelujah. Mas mainam ang ating kalagayan doon. Kaya nga ang pagkakadescribe ni Paul sa 2 Corinthians chapter 5, ang sabi niya, bagamat magiba ang ating tabernakulong ito na bahay. Itong ating katawan ay tinulad sa tolda, sa tabernakulo. Temporary, di ba? Ang tolda ay tinatayo, tapos ay kinakalas, tinatayo, kinakalas. Pero ang sabi niya, magiba man ito, merong isang bahay na naghihintay. Mas permanente, hindi tolda, kundi isang bahay, isang katawan, amen, na hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos sa langit, walang hanggan sa kalangitan. Amen.
Kaya mas mainam ang araw ng ating kamatayan kaysa sa araw ng ating kapanganakan. Ang attitude mo sa kamatayan ang magdedetermine kung gaano ba ang halaga nito sa iyo. Paano mo tinitingnan ang kamatayan ngayon? Kung ikaw ay believer, dapat ay maging katulad ni Pablo ang iyong attitude sa pagtingin sa kamatayan. Kagaya na sabi ko kanina, sabi niya sa Philippians chapter 1 verse 21, "Amen, for me to live is Christ and to die is gain, but if I live in the flesh, this is the fruit of my labor." And sabi niya, "I have a desire to depart and to be with Christ, which is far better." Ang kamatayan ay pwede mong panabikan. Ang kamatayan ay pwede mong, amen, hintayin ng merong pag-aasam kung ikaw ay tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Alam mo na merong mas magandang lugar para sa iyo doon sa dakong iyon. Wala nang ibang mas maaari tayong pakanasahin na higit kesa doon sa sinabi ni Moses sa Numbers chapter 23 verse 10, ang sabi niya, "Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid." You see? Moses was desiring to die, but to die the death of the righteous. At paano tayo mamamatay ng matuwid? Hindi sa sarili nating katwiran. Alam natin na ang ating katwiran, sariling katwiran ay parang mabahong basahan. Hindi sa anumang mabuting nagawa natin kaya tayo tatanggapin. Sa biyaya lamang tayo naligtas at sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kailangan tayo mabihisan ng katwiran ng Diyos. Kung tayo mamamatay ng kamatayan ng isang matuwid, paano mangyari yun? Kailangan ay isuot mo yung provided na damit para sa iyo. Si Mami, kagaya ng sabi ko sa inyo, and let me end by this note, on this note, amen, si Mami, amen, naghanda siya. Believe, naghanda siya. Ang Diyos bilang bridegroom natin, siya ang naghanda ng damit pangkasal para sa atin na bride. Ganyan ang kostumbre nila sa Israel. Yung bridegroom ang naghahanda ng damit pangkasal. Diba? Lahat ng kailangan ng babae, ipoprovide niya. Amen? Ngayon, anong parte ng babae? Maghanda na lang. Isuot kung ano yung pinrovide na damit. Pwede kong sabihin sa gabing ito, lahat ng kailangan para maging handa tayo sa pagharap sa kanya bilang nobya ay pinagkaloob ni Lord sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Amen. Pinrovide niya ang Ebanghelyo. Pinreserve niya ang Bible. Amen? Para ngayon ay mabasa natin, maging gabay natin. Nag-provide siya ng fivefold ministry para magturo sa atin out of the Scripture by the Holy Spirit. Can you say amen? Nag-provide siya ng baptism of the Holy Spirit. Nag-provide siya ng propeta sa uling panahon. Nag-provide siya ng lahat ng kailangan natin. Nag-provide siya ng mensahe na pwede nating ibihis. Yun ang damit natin. Pinrovide niya na ang lahat. Anong parte natin? Kailangan tayo naman ang magsuot ng damit. Isusuot na lang natin. Can you say amen? Ang sabi sa Biblia, the bride has made herself ready. At gusto kong sabihin, amen, mommy has made herself ready. Dahil hindi niya pinabayaan, hindi niya winalanghalaga lahat ng binigay ni Lord para maging handa siya. Pagkakausap ko siya, amen, ang laman ng bibig niya ay palaging papuri kay Lord, patungkol doon sa aking pinipreach. At ang sabi na ko, Brother Ray, hindi ako pumapayag na hindi ako mapuno pagka ako ay nagse-service, kaya meron akong ballpen, meron akong notebook, at talagang ako ay nagte-take down ng notes dahil mahalaga sa akin ang bawat salita na pinapangusap mo sa likod ng pulpito. What's that? Amen. Wearing the garment. Amen. So pwede natin sabihin ang kamatayan ni Mami Cruz sa higit na mainam kaysa sa araw ng kanyang kapanganakan. Tayong lahat ay tumayo sa gabing ito. Do you want to die the death of the righteous? Then kung meron pong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Jesucristo, hindi pa siya tinatanggap bilang Diyos at tagapagligtas ng kanyang buhay, this is the only way. Kailangan tanggapin mo ang katwiran ni Kristo. Kailangan tanggapin mo na siya'y namatay para sa iyo doon sa Kalbaryo. Nag-aalay ng kanyang buhay para bayaran yung utang mo na hindi mo kayang bayaran.
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito'y walang bayad. Para magsuot ka ng katwiran ni Kristo, para ikaw ay mamatay ng kamatayan ng matuwid, kailangan tanggapin mo ang Espiritu ni Kristo. Dahil yun lamang ang buhay na matuwid. Yun lamang ang buhay na karapat-dapat. Kaya nga merong turo ang Biblia na pwede kang mapuspos ng kanyang Espiritu. Pagkatapos mong sumampalataya, pagkatapos mong magsisi sa iyong kasalanan, tumanggap sa ating Panginoon bilang Diyos at tagpagligtas, magpabautismo sa kanyang pangalan. Pinangako niya, kapag gagawin mo yan, magsisisi ka, magpapabautismo sa kanyang pangalan, tatanggapin mo ang kaloob ng kanyang Espiritu Santo. At sa pamamagitan ng isang bautismo ng Espiritu Santo, tayo ay isinisilang sa isang katawan. That's the body of Christ. At yung katawang yun ay matuwid. Yung katawang yun ay malinis, walang sala, dahil sa dugo ni Kristo, sa buhay ni Kristo, na siyang dahilan na naging bahagi tayo ng katawang yun. So my wish and my prayer for every one of you, tulad ko, mamatay nawa tayo ng kamatayan ng matuwid by accepting Christ. Sa mga sandaling ito, kung ikaw ay believer, matagal na panahon na, pero alam mo na meron ka pang dapat ayusin, alam mo na hindi ka pa handa, huwag na tayo magpatumpik-tumpik, isuot natin ang ating damit pangkasal. Lahat ng binigay niya para maging handa tayo. Pagpahalagahan natin, i-implement natin, gamitin natin. Amen. Tunay na napakalapit na ng pagbabalik ng ating Panginoon. Hindi natin alam, walang pangako ang Diyos tungkol bukas sa iyo. Baka ikaw ang sumunod kay Mami. Are you ready to face your Creator, your Savior? Amen. Uwitin nga natin yung awitin, nagsasabing, I don't have to cross Jordan alone. Nung nakaraang linggo, nag-practice ang mga awit ng mga kababaihan. Meron silang pinag-aralang awitin para special song. Pero sa dulo, sinabi ni Mami, nag-request siya, ito na lang awitin nyo. I won't have to cross Jordan alone. Yung pala ay, yun ang huling linggo na yung kanyang tinuturoang choir ay aawit sa church na siya ay buhay pa, na siya ay narito pa. Yung pala ay pagkatapos ng ilang araw ay tatawid na siya sa Jordan. Pero salamat dahil meron siyang inaabot nung siya ay tumawid. Naniniwala ko siya ay sinalubong ng ating Panginoon at sinamahan siya sa pagtawid niya doon sa ilog na yun. Amen. I come to the river at ending of day, when the last winds of sorrows have blown. Thank you, Father. There'll be somebody waiting to show me the way. I won't have to cross Jordan alone. Help us, Father. Hallelujah. Oh, I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins, atoned. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, when the darkness I see, He'll be waiting for me. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oftentimes I'm forsaken and weary and sad, when it seems that my friends have all gone.
Yes, Lord. Hallelujah. But there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan. Thank you, Father. You can be ready. Hallelujah. Oh, I won't have to cross Jordan alone. Jesus died on my sins. Hallelujah, hallelujah, Lord. And when the darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Hallelujah. Though the billows of sorrow and trouble may sweep, yes, Lord, Christ the Savior will care for His own till the end of the journey. My soul He will keep. I won't have to cross Jordan. Hallelujah, let's sing it now to Him. Hallelujah. Oh, I won't have to cross Jordan alone. My Jesus died all my sins atone. And when I see You'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan. One more time, let's sing it all together now. I won't have to cross Jordan. I have to cross Jordan alone. Thank You, oh Father. Hallelujah. Oh, Jesus died on my sins. The darkness I see, He'll be waiting for me. I won't have to cross Your. Hallelujah. Gusto kong tawagan si Pastor Pepito ng San Pablo, please, dito sa harapan. Para pamunahan tayo sa isang panalangin. Sa panalangin ito, kung merong hindi pa nakapaghahanda, marahil alam nyo, hindi kayo handa. Hindi kailangan manatiling hindi kayo handa. Hindi kailangan tumawid kayo mag-isa. Ngayon ay tumawag tayo sa Kanya. Humingi tayo ng biyaya. Sabihin natin, Panginoon, gusto kong maging handa sa araw na yun. Katulad ni Mami Cruz, gusto kong maging handa sa pagtawid ko sa ilog na yun ng Jordan. Tapang nanalangin tayo, pinangungunahan tayo sa Mario Pepito, panalangin kayo para sa inyong sarili, sa inyong sariling kaluluwa, sa inyong sariling paghahanda. God bless you, Mario Pepito. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga salita na aming pinagsaluhan. Papaalala sa amin, Panginoon, at nagtuturo sa amin, Lord, ng mga dakilang katotohanan, Panginoon, ng aming buhay. Lord, ang sabi mo, Panginoon, mahalaga para sa iyo, Ama, sa paningin ng Diyos, ang kamatayan ng mga banal. Siya nga po.
Lord God. Yes. Mapalad ang mga namatay na banal. Sapagkat ikaw, Panginoon, ang korona ng tagumpay, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Tinuruan mo kami kung paano abutin, Lord, ang iyong mga salita. Dahil sa iyong mga biyaya ngayong gabi na aming natanggap, Panginoon. Lord, merong ebidensya, merong patunay, Panginoon. Ang salita mo'y hindi letrang naisip lamang namin, Panginoon. Kundi mga salita ng buhay, Lord, na naipapahayag ng mga tumanggap sa iyo. At nakita namin ito, Panginoon, sa buhay ng iyong anak. Lord, nabalitaan namin, Panginoon. Nalaman namin, iba sa amin, Lord, ay nasubaybayan ang buhay ng aming kapatid, Mami Cruz, Lord. At ang buhay niya ay naging kalakasan, Panginoon. Ang buhay niya ay naging inspirasyon, Panginoon. Dahil pinakita niya, Lord, kung paano maging handa. Hanggang maabot, Lord, ang dako pa roon, Panginoon. Ang dimensyon, Lord, ng mga banal, Panginoon, na iyong kinuha, Panginoon. Lord, ngayong gabing ito, Panginoon, tulungan mo kami. Yes. Habang ang puso namin, Lord, ay, Lord, hindi lamang sumisimpatya, Panginoon, kundi bahagi kami ng iyong mga salita. Kaya mo ipinalam sa amin ito, Panginoon, at inharap po kami sa iyong mga salita upang, Lord, hindi kami mawala sa aming paningin, Lord. At lagi kaming maging handa, Lord, kung paano ito pinaghandaan ng aming kapatid. Lord, na sa lahat ng bagay, Panginoon, tinuruan niya, Panginoon, ang kanyang sarili na maging, Lord, maging disiplinado sa iyong mga salita. Ganun nawa, Panginoon, ang bawat isa. Mamuhay kaming may disiplina sa aming mga sarili. Thank you, Father. May disiplinang sumusunod, Panginoon, nagpapasakop, yes, Lord, sa iyong mga salita, Ama, upang, Lord, ganapin, Lord, ang mga salita mo ng iyong mga anak na kami maging handa, Lord, na handang isuot ang aming mga damit, Lord, na galing sa iyo, Panginoon. Thank you, Father. Lahat ng bagay na pinakalo mo sa amin upang, Lord, magamit namin para sa paglalakbay na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, ngayong gabing ito. Yes. Na magawa naming maisuko ang aming buong sarili sa iyo, Panginoon. At ito ang panahon upang kami, Lord, ay lalong, Panginoon, mag-inventaryo ng aming mga sarili, Panginoon. Yes. Na isa sa mga araw ding ito, Lord, ang naabot at ang narating, Panginoon, ang kinalagyan ngayon, Panginoon, ng aming kapatid, ay ganun din ang aming mararanasan. Haharap din kami sa kamatayan. Thank you, Father. But Lord, ayaw naming mamatay na kami may takot sa aming mga puso. Yes, Lord. Ayaw naming mamatay, Panginoon, nang wala sa iyong biyaya. Thank you, Jesus. Kaya't Lord, ito na ang pagkakataon namin, Panginoon, upang ipaalala sa amin na dapat din kaming maghanda tulad, yes, ng paghahanda ng aming kapatid na si Mami Cruz. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi namin kaya, pero umaasa kami sa iyong biyaya, Panginoon. Oh God, ayaw mong maluwalhati ang aming buhay sa araw-araw. Ikaw, oh God, ang siyang maparangalan namin, Panginoon. Turuan mo kaming tumanggi sa mga bagay na mali. Turuan mo kami, Panginoon, na lumayo sa mga bagay na hindi tama. At kami matutong lumakad sa iyong katuwiran. Lumakad sa iyong mga salita, Ama. Lumakad, Lord, ng may buhay na banal. At pagpalain mong bawat isang tumanggap ng iyong mga salita ngayong gabing ito. Haya mo, oh God, na ito'y patuloy, Lord, na magpalakas sa amin. At Lord, makita namin ang mga katotohanan at hindi kami mawala sa iyong biyaya. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa pagkakataon ay pinagalo mo sa amin na kami makaparito sa iyong bahay-sambahan. Salamat dahil iniharap po kami, Jesus, sa iyong mga salita. Purihin ang iyong pangalan. Dakila ka, buhay ka, Panginoon, sa aming mga puso. O God, dahil buhay ka, Panginoon, na nangungusap sa amin ngayong gabing ito. Kaya't ibinabalik namin ang karangalan, ang kapurihan, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ito ang aming dalangin. Amen. 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 Hallelujah. Maraming salamat sa inyong panahon. Tapos na ating gawain. Gusto ko lang paalala, bukas ng umaga ay magtataos tayo ng isang maiksing gawain ulit bago dalhin ang mga labi ni Mami sa sementeryo.
Ganap na alas 9 ng umaga ay itadaos natin ang gawain at inimbitahan po muli ang lahat na pumarito para makasama natin sa gawain. God bless you all. Ingatan kayo ng ating Panginoon. Kamayin tayo sa isa't isa. To cross Jordan alone. Thank you, Father. Jesus died. Oh,
Sendoria. Thank you.